Yan. Subject number one for theoretical driving course for student driver's permit applicants, introduction to driving na may TDC code. Yan, TDC code, TDC 15S series 01. Yan. Ang topic outline po natin for today is background evolution of land transportation and its role in national development. And the Land Transportation Office, yung kanilang mission, vision, and organization. LTO core application, ano po yan? Yung driver's license, motor vehicle registration, law enforcement, and ticketing system. And relationship with other agencies katulad ng DOTR, ano po yan? Department of Transportation, LTFRB, Land Transportation and Franchising Regulatory Board. We have Philippine National Police and HPG. Ano yung HPG? Highway Patrol Group, MMDA, LGUs, and DPWH. Ano po yung DPWH? Department of Public Works and Highways. Yan. So sila po lahat magkakarelasyon yan. Isang pamilya yung mga yan. Okay? Mahirap kapag wala yung isa dyan. Yan. And background evolution of LTO and its role in national development. Nagsimula po yan noong February 6, 1912. Noong Legislative Act, nagsimula po yan noong Act 2159, Automobile Section, nagkaroon. Siguro yun yung time na nagkakaroon ng sasakyan sa Pilipinas, no? 1912. Yan. And 1926, Act No. 3045, Automobile Division under BPW. And January 1, 1933, Act No. 3992, Revised Motor Vehicle Law. Yan, pinag-uusapan din yan hanggang sa mga topics po natin. Hanggang sa mga yan, hanggang dulo. Yan, June 2, 1945, reorganizing the division and its function, section chief, division chief, and director. So June 20, 1964, nagkaroon ng RA 4136. Tatalakayin natin yan, di ba? Hanggang dulo. RA 4136. Kasi yan po yung Land Transportation Code. Yan, kaya kung gusto niyo pong mag... Do you want further research? You can do it. Okay? Sa mga sa Google, RA 4136 na batas. Noong 1985, yung LTO, Land Transportation Commission, nung nagkaroon ng Executive Order 1011. At noong 1987, medyo buhay na ako na. And LTO Office, tsaka Land Transportation Franchise and Regulatory Board. Sabay sila. Okay? And the Land Transportation Office. Yung mission, vision, mandate, and organizational chart. And the mission is to rationalize the land transportation services and facilities and to effectively implement the various transportation laws, rules, and regulations. Vision, a frontline government agency showcasing fast and efficient public service for a progressive land transport sector. Ang mandate nila, siyempre, kailangan nilang gawin, register roadworthy and emission compliant motor vehicles. Yan, yung kung karapat dapat ba yung sasakyan natin, register roadworthy and emission compliant. And sunod, license quality drivers. Sinabi po bang mag-license lang ng driver? Natuto lang mag-drive? Bigyan ng lisensya? Ganun po ba yung pagkakasabi? Sabi po doon, license quality. Pag sinabing quality, best drivers. Tama? Yan. Pagbibili ba kayo, gusto nyo ba quality? Di ba? Gusto natin may quality. Kasi the best yun. So, ganun din po sa pagmamaneho. Kailangan quality drivers tayo. Hindi? Kamote driver. Okay? So, put order on the road and enforcement of land transportation laws, rules, and regulation. Yan. Kasi kung walang order, ano yun? Disorder yun. Okay? Yan. Wala. Kagulo na lahat. Kanya-kanyang suot yan kung saan-saan. Kanya-kanyang banggaan, di ba? Kanya-kanyang, ayan, diskarte. So, LTO organizational chart pertaining registration and licensing. Nagsimula sa assistant secretary, executive director, then sa kaliwa yung law enforcement services, merong field enforcement division, yung mga nasa labas, and merong investigation and intelligence division, and Traffic Safety Division. And sa kanan naman, Traffic Adjudication Service. Sa baba, Regional Director,
region, assistant regional director, district officers, yan, nandyan yung mga district officers, yan yung mga nasa LTO, LTO, yan. And, syempre, meron tayong extension office or DLRO, yung nandito po sa Robinson. Okay, yan po yung extension office po. Ang makukuha lang po natin sa extension office is yung student permit, mabilis lang po dyan, and renewal ng mga license po, katulad ng non-pro at pro. Renewal. Yung first ID natin sa district office po, offices po natin yan, makukuha. Yan po. So, yung unang ID natin ng non-pro, wala po dito. Student and renewals po ang meron. Alright? So, after, siyempre, after nyo dito, sabihin ko na yung process, after ng makinig, mag-e-exam, pag nakapasa, 80% po dapat out of 100 question. Okay? And kaya-kaya nyan. Then, issue namin yung certificate, pag nakapasa kayo, may fingerprint ko po yan para walang fixer. So, yung fingerprint namin, nasa LTO yan. So, LTO po mismo yung website natin na ginagamit. Kaya, accredited po tayo ng LTO. So, yun po. Kaya, pag may nag-offer sa inyo ng fix, ayan, medyo parang nakakaduda. Ayan, binabasa ba yung fingerprint nila? Ang tanong. Pero na lang kung may kilala sa inyo. Okay? Kaya po, ganun po. Ganun po yung process. Then, pag may certificate na kayo, punta kayo sa LTO. Pag nakakuha na kayo ng number, form, baba na kayo sa medical. So, sa dito po sa medical sa baba. Yan. Then, babalik po natin doon sa LTO. Ganun po. And mabilis lang yun. Mabilis na process. Yan. Motor definition sa section 3. Motor vehicle, passenger automobile, articulated vehicle. Yan, magkakaiba yan. Siyempre, motor vehicle. Lahat ng sasakyan, motor vehicle. Lahat ng may motor, may engine. Passenger automobile, yung pamasero, articulated. Yan, yung mga truck na yan, karaniwan. Yan. Yung iba, nababalik. Yung iba, van. Driver tayo yan. Magiging driver tayo soon. Professional and non-professional driver. Owner and dealer. Yan. Pwedeng driver ka, hindi ka mga owner. Diba? Nanghiram ka lang. E, ganun po. Garage, grossway, highways, parking or park, and tourist. Ayan. Sa Article 3 naman po, Administration of Act. And Section 4 po niyan, at creation of commission repealed by RA 6374. So, dako po tayo sa pagpaparehistro ng sasakyan. Mahalaga yan bago kayo magmaneho. Pagka may lisensya na kayo. Yan. Compulsory registration of motor vehicles ang nasa Section 5 po. Ibig sabihin, depending di ka magpaparehistro, compulsory yan eh. So, Section 6, application and payments po for registration. Tingnan natin kung paano yung bayaran dyan, okay? Section 7, registration classification. May apat na class po ang sasakyan, okay? Una, private vehicles. Sunod, for hire, mga pinamamasada. Pangatlo, government. And yung pang-apat, lastly, diplomatic. Anong gusto nyo makuha dyan? Diplomatic. Yan. So, yan po, Batas Pilipinas 74. Schedule of registration fees. Yan, amended by RA 8794. Aged private vehicles refers to private passenger cars registered under EO 43. Yan, and reclarification of the rates of collectible MVs for each motor vehicle here under are the schedule of each MVs the base year of which is 2000, the year RA 8794 become effective. So kung ngayon daw kunwari, ang age current, ang year ngayon is kunwari 2000. So kung ang current is 1 year old na siya, na-issue siya or nabili mo siya noong 1999. Model siya nung ganun na taon. So kung 2 years old na, 1998, babawas lang naman. So alam natin yan kung paano yung calculate. And so on so forth sa kabilang side. So dito naman sa categories, gross vehicle weight and rates, yung mga passenger cars naman po, light, yung mga light passenger cars na current up to 5 years old at over na 5 years old, up to 600 kilogram, 2001 per po ang list niya. Okay? Yung mga 5 years old and over 5 years old. Kasi yung mga bata pang sa 4 years old pa baba, iba yung presyo niyan. Medyo mababa pa.
So habang tumatagal, nakukumpleto yung list natin. Nagwa 100%. Nagsisimula yata tayo sa 25%, tapos 50, 75. Yan, apat yun. So pagdating na 5 years old, eto na. And sa medium cars, current up to 3 years old, 4 to 5 years old, and over 5. Yan, kung lumampas yung bigat mo ng 1600, naging 1601 to 2300 kilogram. So 6,000, 4,800, and 2,400, pinakamababa. And sa heavy po, current up to 5 years old and at over, yung 2301 kilogram and above, 12,000 to 5, at 5,600 yung pinakamababa na registro. So habang mas bumibigat, bumibigat din sa bulsa. Okay, ganun yung sasakyan natin, yung sa registro. Targets po yung part na yun. Okay, sunod, paano natin malalaman yung registro po natin kung kailan tayo magpaparehistro? Base sa ating buwan, tsaka base sa ating plate number. base sa plate number natin. Okay, kung ang last digit po ng plate number natin is 1, sa January natin yon registro. Sa 2, February, 3, March, 4, April, 5 May, 6 June, 7 July, 8 August, 9 September, 0 October. Vehicles may be registered 1 month in advance. Okay? So kung kung October ka, pina-register mo siya ng September, October ang expire, nag-advance ka, hindi may expire ng September. Okay? Huwag kang matakot. October yung may expire. Sir, paano yung listo ko December at November? Idea? Any idea kung kailan mo siya, anong number sila dyan? Sir, yung November ako at December, yung isa ko sa sasakyan. Paano ko pong malalaman sa plate number ko? Oh, yun, tama. Kadikit ng zero. October, November, December. Yan, kung naparehistro sila ng mga ganung buwan, zero po yan. Okay? At paano natin malalaman kung yung buwan na yun ay meron pa po yan, ha? Kung anong week dun sa buwan na yan. Ilang weeks po meron sa 1 month? 4, di ba? So, malalaman natin kung saang week tayo. Kung sa first, second, third, fourth week. Okay, kapag po ang sumunod, second to the last na number, di ba yung huling number, yung buwan? Yung susunod sa huli, yung pangalo sa last, dun mo natin malalaman. Kung 1, 2, 3 po yan, yung first week. 1, 2, 3, first week. 4, 5, 6, second week. Tapos, dalawang digit na yung susunod. 7, 8, third week. 9, 0, yung pinaka last week. Okay, yung fourth week. Okay. Tandaan natin para hindi na tayo malito. 3, 3 digit. And 2, 2 digit. Okay, 1, 2, 3, tatlong digit yan. 4, 5, 6, tatlong digit. Then, dalawang digit na magkasunod. 7, 8, and 9, 0. Okay? So, kung ang plate number po natin is ABC 123. Ano pong kailan po natin i-register yun? First week na March. Okay? 123. So, yung last digit, January, February, March. E, kasbilang yung 123 sa first week. Kaya first week ng March. Okay? Ganun po yan. So, pag apat yung digit ng ating plate number, ganun pa rin yun. Last and second to the last. Okay? Ay, yung 1234, kailan po yun? Yan. First week ng April. Yan po. Malinaw po kung kayang-kayang magets. The permissible way and division of vehicles in highway traffic. RA number 8794. Motor Vehicle User Charge Law. MVUC. Pag nakita nyo po yung MVUC, makikita nyo sa registro nyo MVUC. Motor Vehicle User Charge Law. An amount equivalent 225% of the MVUC shall be imposed on trucks and trailers for loading beyond their prescribed gross weight. Vehicle weight provided that maximum load shall exceed 13,500 kilograms. Di ba po alam niyo mga truck na nabubunot? Yung mga container van? Mga trailers? So ang nire-register doon, hindi yung trailer. Yung pinaka-makina, yung pinaka-truck. Okay? So kung nag-overload yun, pag sinaktakan mo na ng mga vans, yung mga kahon na. No.
Yan. So, nag-charge po sila ng additional na 25% po sa rehistro. Okay? And Section 10, Special Permit, additional fees 11, 12, fee for the original registration for part of year, 13, payment of taxes upon registration, 14, issuance of certificates of registration, and 15, use and authority of certificates of registration. So 16 naman po, suspension of registration certificate. Masuspend yung registro natin, di tayo pwedeng registroan. The registration of motor vehicle may be suspended if found, ano po, unsightly. Ano po yung unsightly? Unsightly. Ano po yun? So pagkabasa sa inyong pagkakaunawa. Unsightly. Unsightly. Hindi makita? Ay, para, nan? Parang invisible? Ano ba? Faded. Pwede. Oo, tama. Unsightly yun. Ano pa? Unsightly yun. Any idea? Pag sinabing unsightly, yung kahit ikaw, ayaw mo tingnan yung sasakyan mo, unsightly yun. Tanggal na yung kahaki, nakalawang may butas, di ba? Yung gulong mukhang konting kalabit na lang, bibitaw na. Okay? Unsightly. Kahit ikaw, ayaw mo tingnan yung sasakyan mo. Okay, tapos yung pintura mo parang ikinula sa araw. Alam mo yung ikinula? Di ba? Parang wala yung mga pekes ng dami. Parang ikinula. Dati, kulay pula. Ngayon, pink na. Kaya may nakataong ganun kotse. At tapos may kalabang, may mga naiiwan sa labas. Yun, unsightly po yan. Okay, mga basag. Parang alam, parang galing sa tambakan. Yan po yung unsightly na sa yan. Siyempre, kung unsightly po yan, yan ay unsafe na. Okay? Hindi yan tatanggapin ng list. Hindi ka re-register ng LPO. So not improperly marked or equipped. Okay? Napag- ano yan? Improperly marked? Bumili ka ng bagong van. Gusto mo makayos sa traffic, nilagyan mo ng ambulansya. Ambulance sticker. Tapos nag-equip ka pa ng ilaw na wang-wang. Woo-woo, di ba? Yari ka. Improperly equipped. Bumili ka ng owner na Tagalog, yung pang sundalo. Tama naman. Okay lang naman. Diba? Ay, kinabita mo ng machine gun. Equip, no? Improperly equipped. Yeah, pinapatawak lang. Bira lang gumagawa. Walang gumagawa na. Pero naman talaga pang sundalo yan. Pero yun po, hindi po yan papayagan ng LPO. Unfit to be operated. Siyempre, kung unsightly unsafe yan, hindi yan pwede mag-operate. Tama? Unfit yan. Capable of causing excessive damage to driveway. Pag mukhang masisira na naman talaga. Yung mga nalalaglag na yung kaha, siyempre, masisira yung highway. Yan. Not conforming to minimum standards and specification. Pag-usapan natin yung tamang standard po sa pagpaparehistro ng sasakyan. Yung mga ilaw. Yan. So, pag hindi mo namit yung standard, yung minimum, hindi ka siyempre makapagpaparehistro. May question po ba? Nalito ba agad kayo? Hindi pa naman? Yan. Pag nalilito po kayo, mukhang nabibilisan kayo sa akin pagsasalita. Yan. Pwede po mag-request na pakibagalan, sir. Yan. Number plates, preparation of each one. Lahat po ng private plates po. Ang color po niyan is green. Hindi mo pwede pa masada yan. And white background. Okay? At yung mga bago naman, black and white. So may mga 4-digit na number na rin. Okay? And meron tayong for hire, motor vehicle na hire. Black and yellow. Pag sinabing dalawang plaka, pamasada yan. Kaya magtaka ka kapag yung namamasada, puti yung plaka. Colorum po yan. At napakalaki ng multa yan. Okay, pag-usapan natin yan sa last days. And sa mga rainbow plates naman po, yan po ay mga tourist na motor vehicle. Okay. Yan. Lahat ng kulay nasa kanila. May sumigaw pa noon nakaraan. Pero hindi ko walang kana, walang kano, walang discrimination. LGBT na sa rainbow kasi lahat ng kulay lang. So, hindi. Man yan, tourist yan. Okay? And sa mga yan, for hire, so, kung makikita natin, NCR taxi, yan, UB, jeepney, truck. Meron niya mga, may class din yung, ano yan, yung mga bago. Trailer plates, green din siya. Paano kaya yon? Tsaka puti. Anong pagkakaiba? May letter D sa unahan. Tsaka medyo pumayat yung letter. Ano, letters.
Sa mga ito naman to yung mga for hire na trailer trucks, okay? Ano pa magkakaiba? Anong meron? Ano? Merong ito yung nung tuldok sa gitna. Sa yung mga pamasada, wala niyang tuldok. Walang diamond. Yan, meron po yan. Baka makita sa jeep mo yan, ha? May tuldok. Magtataka ba? Ba't trailer to? Eh, jeep ang sasakyan mo. Okay? At meron siya tayong government plates. Okay? Motor vehicle government. Pula tsaka white background. Okay? At meron din namang one. May rainbow din. Pilipinas. Yan, matatag na republic. And diplomats. We have blue and white background. Ang mga bago din yan, may 5 digits na rin. 4 to 5 digits. Yan. And motorcycle, alam na naman natin yan. No? Maliliit lang yan. At 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon. Binilang. And green and white background. Letter is green. Black and white naman sa mga bagong plate numbers. At meron na rin yung 5 digits. Same as government motor, motorcycle and tricycle. Yan. Red din yan. Basta government, red lagi yung plaka. So for hire, laging yellow. Yan. Kapag private, laging green. Green and white. Ito naman yung mga validation stickers. Okay? That are attached sa windshield. Yan. Ito pa, nilalagay sa windshield. Sa motor, ganito lang. Sa plate number. Yan. Dati malalaki po yan. Rectangle na pahiga. Mga 4 inches tsaka 1 by 2 inches yata o 3 inches. Ang lalaki. Kaya mayayabang. Yung mga dati may jeepag lagi nagpaparista yan. Mayayabang yan. Ang daming sticker nung harap. Tapos wala na makita yung katabing nga. Yung pasayon. Puro sticker. Ang lalaki. Collection. Collection. O kaya iba patong-patong. So, ang lalaki. Ngayon nilita na lang po. Tsaka mas presentable. Mas maganda. Okay? Yan na po. And yung pong assignment and distribution of motor vehicle license plate nung July 1, 2016 onwards. Yan. Based on memorandum circular. Yan po. Tandaan po natin yung region. Ano pong, sige. Yung region 1, ang regional office po, region 1. Ang assigned na letter sa kanila na bago, simulan 2016, I. Sa region 2, B. Sa region 3, C. Region 4A. Nasaan po tayo? Region 4A. Sa D po yan. Plate number po yan, ha? Plate number. And 4B, V. Kung saan nagsisimula yung plate number. Kung saan nagsisimula yung letter. Okay? Ito pa yan. Doon yan, inilabas yung plaka nyan. Okay, tanda po natin yung 4A is D. Region 11. Ano po yung region 11? L. At region 7 is G. Okay, sa Caraga, Y, ka, Z, sa CAR. Sa NCR, N, ka, sa CAR, Y. So, tingnan po natin yung region 7. Sa G siya nagsimula. And sa region 11, sa L nagsimula. Doon yan nilabas. Sa region 4A, ano yung letter natin? D. So, malalaman natin kung saan nilabas yung plaka na at doon ni-register yung una. Unang-unang ni-register yung office. So, yan. Simula po noong 2016 na. Base sa plate number. Okay? Yan po. Makwento ko lang. Nung naghanap kami ng lumang sasakyan, mga low budget. May nagpahanap lang doon. May ahente si tatay. Di sinama namin. Eh, amura talaga ng kotse. Siguro 35,000 lang na Elantra. Na 2,000 something model. So, mukhang last pag na. Habe, yung kanya, kotse yan, tabid dagat yan. Ba, ang galing ha. Sa plate number na alam kasi. Ay, galing Subic yan. Oh, alam na alam ha. At isa pa, X-Tax yan. So, back out. Yan, kasi yan, nakikita sa plaka. Okay, kaya pag matagal na tayo yan, pumikilahatis ng plaka, malalaman natin sa kanya. So, base po dyan sa number po. And we have protocol plates. Gusto nyo ba nyan? Pwede kayong mangarap. Pwede kayong mag-congressman.
One, Pangulo. Two, Vice President. Three, Senate President. Four, Speaker of House Representative. Five, Chief Justice of the Supreme Court. Six, Cabinet Secretary. Seven, Senator. Eight, Congressman, Member of House of Representatives. Nine, Associate Justice of the Supreme Court. Ten, Solicitor General, Presiding Justice, and other Justices of the Court Appeals. 11, Chairman of Commission on Elections. 12, Cabinet Secretary. 14, Chief of Staff, AFP, and Chief PNP. Yan, baka ang laki ng katawan natin, tapang natin sa daan. Hinarangan natin yung kotse. 14 pala yung plaka. No? Naglabasan, may arma light. Baka lang, pag nagdadrive ka, mabaiti lang lagi. Baka magkamali ka, 14 yung plaka ng sasakyan. Okay? Military po yung mga yan. Okay? Sunod, at RTC and 17, yung mga metropolitan. Yan po. So, bira lang naglalabas na ganyan, no? Congressman nga, parang ayos sumakay dyan. Kasi kilala silang congressman. Mga kanya mga yan. Lalo pangulo, di ba? Hindi sasakay sa one. For safety purpose, di ba? Sasakay sa ibang sasakyan. Yeah. MB plates, the issuance of these plates are at any LTO registration offices where the MB motor vehicle, trailers, motorcycle, and tricycles are first registered. Doon sila unang ni-register. Ang gamit mo ng number plates, okay, at all times, number plates shall be displayed in conspicuous places. One in front and one in the rear. Isa sa harap, isa sa likod. Muntik na yung nangyari sa motor. Ang dami nagkakama. Talagang lahat na riders, talagang nagsama. Nagkaisa ang Pilipinas. Ayaw na ayaw nila. Delikado naman din kasi talaga. Pero kung pinatupad talaga yon, wala tayong magagawa kundi sumunod, siyempre. The number plate shall be kept clean and cared for. Yan. Kailangan malinis at inaalagaan and shall be firmly affixed to the motor vehicle in such a manner as will make it entirely visible and always legible. Kailangan nakafix talaga yan. Kasi pag maluwag yan, nalaglagan ka ng plaka, ang hirap, no? Kung nagbabuy and sell ka, hindi mo mabebenta. Hap mo siya maibebenta. Ang hirap. Okay. Or pag nagba-vibrate yan, yung pinagtornilyo niyan, pababa, mapuputol yun. Or kung hindi, yung tornilyo sa kabilang tornilyo, mapuputol yun doon. Pag nagba-vibrate, lalong motor. Lagyan natin ang case din, yung iba. Yung iba, nalagyan ng case. Para pag naputol doon, malalaglag sa case. Yan. Huwag lang malalaglag yung case. Laglag lahat yun. Okay? So, kailangan lagi malinis. Yan, baka ang ganda-ganda na sa tarihan mo, tapos putik-putik yung plate number. Tapos hindi mabasa. Yan. Mahuhuli ko. And except po yung mga motor vehicle, exception in MB registration. Ayan, alam ka na mga registro pa yan, di ba? Naglilinis na yung street sweepers, trucks, truck rollers, sprinklers, trolley cars, bulldozers, and lawn mowers. Exempted sila. Okay? Hindi naman lagi yan araw-araw sa highway. Hindi na magkakabanggaan yung mga yan. Diba? Pisan to pisan, nagkabanggaan. Diba? Hindi naman mangyayari. Yeah. Yan, graders, forklifts, amphibian trucks, and trains. Yan, kasi ang nagbabayad po ng listro, yung araw-araw na dumadaan na sasakyan. Okay? Yan po yan. So, ito naman mga to, hindi. Taga-repair sila. Okay? And we also have driver's license, conductor's license. Alam niyo ba yan, yung mga conductor may lisensya rin? Ngayon nyo lang nalaman. Yan, ipatupad na yan noon nakaraan pa. Okay? Para aalagaan din nila yung lisensya. Di ba pag driver kayo, aalagaan yung lisensya nyo? Eh paano kung yan lang yung pinabubay mo? Maging conductor. Kung hindi ka naging doktor, naging conductor ka. Ayan, di ba? Kasi aalagaan mo yung lisensya mo. Di ba kakaraniwan yan? Dati ah, dati. Yung mga conductor, talaga mo eh. Pag nakakita na ibang conductor, nag-aaway yung mga yan. Pati driver, sama-sama sila. So, para maging kondi sila, safe na kasama ng driver, binigyan silang lisensya. Okay? Para oriented din sila, may alam din sila sa batas. Hindi lang sila basta-basta kolekta. Yan, para may alam din silang courtesy. Tsaka maging magalang sila sa mga pasero. Tsaka sa ibang motorist po. Student permit, non-pro and professional driver's license. Yan po yung uri ng lisensya na meron tayo sa pagdadrive. Ang duty to have license,
Okay, when operating a motor vehicle and shall be shown, dapat natin laging dalhin yung lisensya. Kahit pupunta ka lang sa tindahan na nakamotor ka. Okay, ganun. Kasi hindi natin lagi yung sinasabi, di ba? Ang aksidente, hindi yan malayo pa nag-hello. Hello, I'm accident, I'm coming to you. Ganun, hindi ganun. I'm going to you pala. Ayan. Hindi ganun. Parang yung birthday party. Surprise! Ganun po. So kahit nasa tapat ka ng bahay mo, nasa bitang ka, wala kang lisensya. Hindi ka pwedeng umuwi at kumuha. Ikaw na video ang ka. Wala pa yung lisensya, yung kumukuha pala. Yari ka. Talo ka doon. Okay? So laging dalhin and shall be shown. Ipakita at surrender sa for cause and upon demand po ng any person with authority under this act to confiscate the same. Pag hinihingi talaga, mga enforcer, tsaka LTO, police, ibibigay mo talaga kung deputized officer po sila. Okay? Section 20, license for enlisted men operating government vehicle, and section 21, operating of motor vehicle by tourist. Okay? So, application for driver's license. Yan, take note, take note. Kasama sa exam yan. Okay? Professional and authority embodied in a form prescribed by LTO to operate private and public utility vehicle. Ano yung pwede nyo drive? Okay ba? Yung private and pamasada na sasakyan. And at least po 18 years old at mayroong valid non-professional driver's license. At wala pong nakakahawang sakit. No contagious. Okay. Gusto nyo ba yan pag sumakay kayo ng bus o jeep? Si Manong umuubo-ubo at meron trangkaso? Gusto nyo ba yon? Alright, let's continue. Non-professional po, license and authority embodied in a form prescribed by LTO to person to operate a private motor vehicle. Bawal lang for hire. Okay, at least 17, pwede na, 17 years old. With valid or expired na student permit. Basta isang taong expired, pwede. Huwag mo na paabuti na nag-enter na siya ng pangalawang taon. Pwede po yan. Baka ginalingan mo mag-practice para makapasa sa LTO. Talagang isang taong nag-practice mag-drive. No? Ayaw, kasi one month, pwede ka na po mag-apply ng non-pro. Eh, ayaw mo talaga. Ayaw ko pa mag-non-pro. One year ako magpa-practice para perfect sa LTO. Okay. At may exam kasi yan then pag nagpa-non-pro ka. Okay, may exam ulit. May driving test sa non-pro. Kaya dito magpa-practice na po tayo sa ating driving. Dito pa lang pinapractice na yung driving. Ayaw na nila na nagsisimula ka pa lang doon. Ganun po yun. So baka hindi ka nila ipasa. Yan. Ipapasa ka ulit dito. Okay, pag di ka nila pinasa. Right? Pwede po yan kahit expired yung student natin nang wala pang 1 year. Pwede po yan. Baka ginalingan mo nga mag-practice. As amended by RA 10930. Yan. Ito po yung good news. Gusto niyo ng good news? Shall be entitled to a renewal of such license for 10 years. And provided, however, that DL holder has no traffic violation prior to renewal. Sobrang bait mo mag-drive. Kasi pag nag-non-pro ka po, 5 years yung validity niyan. Eh, ang bait mo mag-drive sa loob ng 5 years. Hindi ka rin nag-drive sa loob ng 5 years. Hindi ka rin lumabas ng bahay dahil quarantine. Okay? Ang next na renewal nyo po, 10 years na. So medyo puputi na yung buhok mo bago ka mag-renew ulit. Okay? At meron po ulit siya na DEP or Driving Enhancement Program. Katulad po ng TDC. Theoretical driving course, meron ulit yan. Siguro mga maikli na lang siguro. Okay, para ma-orient ulit tayo sa bagong batas na ilalatag. Within 10 years, matagal yun, di ba? So after 5 years, 10 years yung susunod. Ilan yun? 15 years. So kaya kailangan ulit natin mag-exam tsaka mag-TDC. Yan, DEP program. Kasi baka hindi ka na-updated. Baka may lumilipad na sa sakya na sa panahon na yun. Kaya kailangan mo rin ma-aware. Okay? And LTO shall serve as a repository of all lawfully issued traffic violation po. Lahat ng info natin nasa kanila. Yung info na sasakyan natin nasa kanila. Yung pagkatao natin nasa kanila rin. Okay? So, alam po nila yan. Pati violation natin, bilang po nila yan.
and establishment po sila ng stricter rules before the issuance of driver's license. Ito, part po ito ng strict rules ng LTO. Diba dati, pwede ka basta-basta na mag-apply ng student. Naisipan ko bukas mag-student, bibigyan ka agad. No, 320 lang. Dati. Tapos, after 1 month, 2 months, pwede na ako magpa-professional. Rekta, pwede. Gusto ko 1, 2, 3 ang code ko. Pwede, ang bilis. Ngayon, hindi mga pwede. Kailangan mo mag-TDC. After TDC, kung ang student, after student, kailangan mo naman ng PDC, Practical Driving Course, na 8 hours. Di ba? Bago ka makakuha ng non-pro, hindi ka agad pwede dumiretso sa professional. Kailangan po, non-pro muna. Dati pwedeng direkta. And kung kukuha ka po ng code, di ba, meron tayo, dati pa 1, lahat ng motor. Ang code dati ha, sa code sa lisensya, 2, lahat ng 4 wheels. 3, truck. Ganyan dati. Ngayon po, ang 1, nahati sa dalawa. Motorcycle, motor kasi yung 1 eh. So magiging A1 yon. Motorcycle and motorcycle. Tricycle, A1. A, motorcycle, A1. Tricycle, mamaya pag-aaral natin yon. So, yung 2 naman, 4 wheels yan. Hahatiin yan sa 4. So, kung kukuha po ng lisensya, kunin mo na pareho kung kaya mo pareho. Kasi kung motor lang ang kinuha mo, naisipan mo sa susunod na ban, mag 4 wheels, pupunta ka na LTO, patadagdigan mo ng code. Hindi pwede. Next year ulit. Okay, yung padagdag ng code. Kaya pag kukunin mo siya ng kan, isang bayaran na lang, isang kuhanan na lang. Kung kaya po, kung kaya lang naman. And demerit point, yan. Traffic violation points are arithmetical value specified by integer numbers assigned to and accumulated by a driver violator for every corresponding traffic violation committed as used in the point system. Yan. Meron po ba sinabing merit? Alam niyo yung demerits and merits sa grade, di ba? Pag demerits, bawas grade. Pag merits, dagdag grade. Okay? Pag tumulong ka sa mga teacher, puro merits. Okay? Di ba? Ganun din sa LTO. Kaso sa LTO, demerits lang meron. Pero mabait sila. Pag demerits ka, bibigyan ka nila ng points. Yan. Ang demerit, ano po yan? Pag nag-violate ka, bibigyan ka nila ng demerits. Walang merit. Nagpatawid ka ng matanda, bibigyan ka nila ng merit. Hindi ganun. Puro demerits. Okay? Kapag nagkaroon ka ng violation. Ito po yung sinasabi ko kanina na driver's license code na mga bago po. Hindi na one, yung dating RC or restriction code na tinatawag, wala na po yan. DL code na bago, driver's license code. Kung A, motorcycle, 1 plus 1. Okay? Sinabi po bang 1 plus 2? Yung isa nasa tangke, nakaupo, na, sa mga tricycle, motor. Sa probinsya, apatan. Nilagyan pa ng upuan sa gilid, parang helicopter. Nakatimbang sila lahat sa gitna ng bundok. Bawal po yun. Okay? Habal-habal na ang dami. So pag habal-habal, isa-isa lang. Sa mga loyal, nakalagay dyan, bawal lang ang cash. Si Mrs. lang. 1 plus 1. Okay? Sunod, A1, tricycle, 1 plus LGU. Yan po. Yung mga dating 1, A, A1 na. Yung dating 2, B, B1, B2, BE na po ngayon. Ano yung B? Passenger vehicles, 1 plus 8 or less, up to 5,000 kilograms. Okay? Ibig sabihin lahat ng 4 wheels na at maliliit lang. SUV, van, kotse, sedan, yan po. And B1, passenger vehicles, 1 plus 9 or more. Mas marami na yon. And B2, carrier of goods. BE, light articulated, yung mga container van, yung mga pandalip, yan. Carrier of goods articulated sa C, carrier of goods, 1 plus 2 or less na passenger. CE, articulated, 1 plus 2 or less. Kasi kanya, kadaniwan, driver pahinante. 1 plus 2 or less. D, passenger vehicles, 1 plus 8 or more. Pag D, ko na yan, mga buses na yan. Okay? And sa mga kukuha naman ng lisensya ng mga ambulance driver, hindi na pwede si Mang Pedro.
Mang si Mang Pedro magaling yun, i-repair natin yun. Na, kan? Magaling talaga mag-drive yun. Talaga karirist tayo noong araw. So hindi pwedeng basta hugot na lang. Okay, hindi katulad dati. Na school service driver, hindi pwede. Kailangan meron na ngayong certificates po. Kailangan mo mag-apply lang test na NC2 for ambulance training course certificate bago ka makakuha ng license for ambulance. Okay? So fire trucks, National Fire Training Institute, Armored Car, Armored Services Association of the Philippines, or other related association. Next is school service naman. Hindi na rin pwede si Mang Juan, di ba? Basta-basta mag... Kasi mga dating rival, pwede sumabit yan. Pwede sumabit yung estudyante. Pwede sa top load. Noong kami nga bata, pwede kami sa hood eh. Noong kami nakaharap mismo sa tabi ng bumper, nakatongtong kami sa bumper. Ang jeep nun, saraw yung may kabayo sa harap. Doon ako nakakapit sa kabayo. Yan, ganun kami kapasaway nung. Pwede kasi noon. So ngayon hindi na pwede. No? Yan, school service. Sa LTFRB, carrier ng hazardous cargo, NC3. Mataas po yan, NC3. For handling and transporting of hazardous cargo. Kasi delikado masyado yan. Kaya kailangan very professional yung driver niyan. Diba? Alam niyo sa mga movie, yung mga truck out diga, mga hazardous cargo yung dala, nagtumba. Doon nagsimula yung zombie. Ganun sa mga movie, diba? Kaya kailangan magaling talaga mag-drive yung driver niya. Lalo na kung flammable, sumasabog, or chemical, kailangan po ng training. Lalo na kung lahat ng dinadala nun, waste ng kwan, COVID, nako, di ba? Delikado masyado. So kailangan, meron silang training. And trucks and trailers, for trucks, haulers, and trailers training course. Baka meron po sa inyong maggaganyan, yan po yung mga kailangan nyo. Hanap na kayo ng testa. Ayan, experience and training requirements po. Ayan, sa L1, L2, L3 motorcycle na magkuha ng code A, L4, 567, tricycle, A1, M1, M2, light passengers up to 5,000. Yung mga dating 2 and 4, BB1 na sila ngayon. N1, light commercial vehicles up to 3,500, 2 or 4, B2. Kailangan bago sila makapagpa-professional, kailangan nila ng valid non-professional driver's license. Yan, wala na ibang requirement, yun lang. So kung ikaw naman ay kukuha ka ng C, okay, commercial vehicle na 3.5 but not exceeding 12,000 and commercial vehicle na exceeding 12,000, sika, kailangan holder ka ng B2 ng 4 na taon na at meron kang equivalent training certificate sa TESDAT sa driving school. And passenger vehicles more than 8 passenger seats, okay, na mag-DD, kailangan holder ka ng B1 ng 4 na taon at may TESDAT credit driving school. Sunod naman is trailers more than 750. Ayan, 750 kilogram up to 3.5. 6 or 7 dati, BE na sila ngayon. Maaalin sa BB1, B2 at least 3 years at test that. Kailangan holder sila ng C at E dati. Yung mga articulated naman na heavy, yan, trailers, pakibasa na. At trailers with more than 10,000 na dating RC code na 8. Ngayon, CE na sila. Maalin sa B2 na 4 na taon at BE, C, or D na 6 months. May test at already the driving school na application. Prior to application. Ito po yung harap po ng driver's license ngayon. Yan, ganyan na po yan. Dati po yung blue, yung driver's license, ang nakalagay po dyan, professional driver's license or non-professional driver's license po yung nakalagay dati dyan. Ngayon, driver's license. Okay. Sinimplihan na lang. Yan. Sunod, we have DL codes. Dati RC codes yan, 1, 2, 3. Ngayon, DL codes A, B, D. A, B, C, D, E. Yan. C, E. Yung ganyan po. At may condition na yan. May code, may condition. Alamin natin, di ba, pinag-usapan natin kanina code. Kung motor ka, A. Kung four wheels yan. Kapag walang A yan, nag-drive ka ng motor, mahuli ka. Kung nari, BD lang. Marunong ka na magkotse. Pero hindi ka, wala kang code na motor. Pag nag-motor ka, mahuli ka po. Kung wala ka ng code na dinadrive mo. At nahati pa yun. Mga sasakyan na yan. Sa matik at manual. Kung matik ka, hindi ka pwede mag-drive ng
Manual. Ganun lang po yan. Kung manual ka, pwede ka naman mag-drive ng Matic. Kasi mas mahirap yung manual. So, sa Matic, sobrang dali lang. No? So, kung manual ang kukunin mo, mas okay yun. Kung sanay ka sa manual. So, kung hindi na naman uso ngayon ang manual eh. Kahit sa motor, puro scooter, Matic eh. Sa kotse, sa traffic ngayon, iiyak ka rin sa manual. Kaya marami bumibili Matic. Yan. And meron tayong condition. 1, 2, 3, 4, 5 ang nilalagay dyan. So, mas okay kung wala. Okay? So, makikita natin yung condition na yan sa next page. Katulad po nito, ito yung ABD. Yan. Motorcycle, non-professional. Automatic lang yung pwede niyang driven. Sunod, 8 seats, professional sedan, automatic at manual transmission. And sunod, bus, more than 9 or more seats. Ano yan? Professional at automatic na bus na yung pwede niyang driven. So, naka-indicate yun. Lahat ng dadriven mo, yun lang yung pwede mong driven. Okay? Naka-indicate yan. At sunod, corrective lenses. So, 1, condition yan ha. Yan, kaya pag may one ka na condition, nabangga ka. Sir, kaya ka pala nabangga, wala kang salamin. Nakalagay dito sa lisensya mo, kailangan meron kang salamin. Meron kang contact lenses. Dapat tingnan sir ng contact lenses mo. Bakit siya rin ganyan? Yung ano yun sa Naruto. Kaya ka pala nakabangga. Okay? Walang grado yan. Siya rin ganyan. Okay? So, hindi po pwede yun. Okay? Kailangan meron tayong salamin at corrective lenses po. So, kung hihigpitan, maraming mahuhuli dyan. Okay? So, mayroon naman talaga mag-drive ng walang salamin. Sunod, special equipment. Kung kargado ka ng robotic sa katawan, hindi. Yan. Yung iba, may friend. I have a friend. Kasama ko ng tumugtog. Alam niyo po yan. Wait na. Yung Asyenda Mall, dating Petron yung harap niyan. Lumang Petron. Di ba yung mga pumping station, meron niyang platform, yung tinutungtungan ng pang-pump ng gasolina. Wala na yun, syempre. Platform na lang yun. Nakaupo sila doon, may owner na nawala ng preno. So yung owner na nawala ng preno, bumangga sa kanila. Nakaupo sila doon na. So yung kasama niya, nasawi lahat. Siya lang yung natira. Kaso naputulan siya ng binte. Kasi nagupit nung bumper ng owner, tsaka nung platform, yung inuupuan nila. So yun, meron siya ngayong special equipment. May nag-provide sa kanya ng mga legs. Okay? Ang maganda rin, may toad siya. Kaya pwede niyang igalaw yung kanyang legs. Pwede niyang ibaloktot. So, ang kagandahan po na, nakakuha siya ng lisensya, non-pro, na motorcycle. Ang galing nga, nakakakambyo nga ng motor eh. Yun. Meron siyang special equipment. Hindi natin pwede iwan yun. Okay? Sabi sir, kaya ka pala nakabangga. Hindi ka nakapagpreno. Ba't mo kasi iniwan yung isang mong binte? Hindi pwede yan. Diba? Kailangan laging nakakabit ang ating special equipment. Okay? Kung ikaw man ay si Iron Man, meron kang robotic sa katawan, ikabit natin yan. Okay? And we also have customized MB. Sir, kaya ka pala nakaksidente. Ang ginamit mo sa sasakyan, hindi customized. Meron kasi mga sasakyan na customized para sa mga PWD. Di ba? Ibang motor, ginawang nilagyan ng dalawang gulong sa gilid. Tapos nagmukhang kotse. Kasi PWD siya. Yun. Nakakuha niya, na-trending din yun. Yung customize yung MB niya. And sunod naman, daylight driving. Meron mga tao na may visually impaired, vision impaired, no? Yung may diferensya sa mata na hindi sila pwede mag-drive ng gabi. Okay, iba-iba yan. Meron niyang salubong yung tingin, meron magkahiwala yung tingin, merong katarata, merong, ano ba? So, yung iba, daylight driving. Yung mata, yung medyo malabo talaga yung mata kahit may salamin at daylight driving po yan. Meron kasi nakalan dyan. Ang suggest sa kanya sa medical. Kaya po may medical, tinetest lahat dyan. Pati yung mata natin. So medyo ganun yung tingin niya. Medyo magkahiwalay. Daylight driving siya. Yan. Wala pa nga 6A yung night driving. Yan yung mga night driving. Wala pa nun. Wala pa nang didiscovering nga. Yung may night vision. Yung pag-araw hindi nila makita yung kan sa sobrang liwanag. Paggabi sobrang liwanag ng mata nila. No? Kulay green pa. Wala pa naman ganun. So, yeah, daylight driving pa lang yung meron. Sunod naman, hearing aid. 5. Kailangan may hearing aid ka lagi. Sir, kaya ka pala kan, nasabitan ng ambulansya. Kanina pa nawangwang, nabusina na rin. Hindi ka umiwas. Kasi wala palang hearing aid. Tingin niya po ng lisensya. Sir, meron kang condition 5, hearing aid.
Pagtingin, wala. Hindi nakakabit. Naiiwan ko, sir. Siyempre, hindi mo makakausap ng matino. Hindi ka nga marinig. Okay? Ayun po. Kila pagtingin sa lisensya natin, kilala tayo agad. Yan po yung kanina. Non-pro, pro. Yan po. 80. Ang 80, automatic transmission. Ang MT, manual transmission. Okay, proceed. And sa driver's license, we have Driving Enhancement Program or DEP. Katulad ng ginagawa po nating TDC ngayon, Driving Enhancement Program. Kasi para ma-enhance kayo, alam nyo yung daan, may technique na rin kayo sa pagmamaneho. Kung wala, kung first time kayo magdadrive, magkakaroon kayo ng technique. Tuturuan ko kayo ng mga malupitang technique. Hindi. Kung lang, basic techniques po sa pagmamaneho. Ang malupitang technique po yan, sa akin na yan, during practical driving course na yan. Driving school, 8 hours. Yeah. All holders of driver's license for renewal shall be required po na umattend ng DEP. Eto, TDC, Driving Enhancement Program po itong theoretical driving course. And holders naman po ng delinquent DL, driver's license, must attend DEP and must pass the theoretical and practical examination. After nito, may exam. Ano po yung delinquent DL? Delinquent driver's license. Ano po yan? Pinabayaan. Diba? Isa ka bang delinquent? Hindi, binabayaan. Diba? Yan. Yung lisensya, bawal pabayaan. Okay? So, DEP, theoretical and practical examination, may be imposed on DL holders during intervention program. Okay, kunwari, binigyan ka ng 15 days or 30 days. Yun yung intervention program para sa'yo. Ang ano, intervention day mo, ganang kalayo. Ang pagitan para ma-meet mo yung requirements. So, ito naman po yung mga demerit points. Okay? Sa halip na bawasan ka, bibigyan ka ng LTO kapag nagka-demerits ka. Ano yung bibigay sa'yo? Kapag meron kang grabbing violation, grave violations, 5 points. Okay? Gusto nyo? Sino may gusto? Baka gusto nyo yan. Sige. Less grave violation, 3 points. And all other violations not otherwise enumerated as grave or less grave, which shall be considered as light, 1.10, mga minor violation. At ito po yung medyo masakit. Kung ikaw ay driver ng PUB, namamasada ka, you will be meted double the number of demerit points for every traffic violation committed while operating a for-hire motor vehicle. Ano sabi po dun sa may line? Meted double. Ano po ibig sabihin nun? Ha? Ano? Madodoble. Kung binigyan ka ng 5 points, time is 2. Magiging 10. Mabigat yun. So mamaya malalaman po natin yung mga penalties po niyan, mga ganyang point. Including kasama yung driver ng private vehicle operating as a PUB without proper authority from LTFRB. Ang license mo, non-pro. Nag-drive ka ng pamasada. Lagot ka. Okay? Ang accumulated period po niyan during the validity ng driver's license. Diba unang non-pro niya, 5 years? Iipunin lahat yun sa 5 years. Okay? Hindi yearly. 5 years. So marami kung nakarami ka. Kung sa 5 taon, ang dami nun. Okay? Ito po yung presyo niyan. Violation points, 5 to 9 demerit points. Applicants for renewal ng driver's license. Ang penalty po niyan, driving enhancement program or accredited service provider for 4 hours. Magaan pa. Babayad ka nga lang. Atan ko ulit ng ano eh. TDC. 10 or more demerit points. O, pwedeng sa LTO na yan. Okay? 10 or more demerit points. DEP plus exam ka ulit. Lang 8 hours. Yan. Same violation is committed at least 3 times. DEP ka ng 4 hours. And franchise-related violation. Driver's Academy with LTFRB. At least pa yan, 40 demerit points. Revoke ka ng 2 taon. Yan. Siguro, kailangan mo pa mag-muni-muni sa loob ng 2 taon. Huwag ka muna magmaneho. Revoke ang lisensya mo ng 2 taon. 40 demerit points. Yan, magmuni-muni ka kung anong pinagagawa mo, okay? Yan, tumas ka sa kabundukan at mag-isip-isip ano ang iyong mga pagkakamali. Holders naman po ng student
Okay, mag-ingat kayo ng todo. Student permit, okay? Magkakaroon kayo after nito. Naniniwala ka na walang babagsak dito. Pag nakalaman demerit points ka, confiscate at revoke ang student permit mo at mag-apply ka next year ulit. So, ang tagal, kung madaling-madali ka na, yan. Next year ka, makakapagpalisensya. Ano bang violation yan, mga nung applied demerit points? Ah, nag-drive ka ng hindi nakarehistro. Nag-drive ka na wala kang kasamang pro at non-pro. Yan naman kataniwan eh. Nakasabit ka. Yan. Kaya pag student tayo, make sure na sobrang ingat natin. May kasama tayong pro at non-pro at nagtuturo sa atin. Yan. At kung inulit mo siya ng tatlong beses, okay, next year ka kumuha ng student. Nakakuha ka. Then, nahuli ka na naman. 5 points na ka, 5 points ka na naman within 1 year. Hindi sa susunod na taon, hindi ka bibigyan. Tapos nung natapos na isang taon, kumuha ka ulit. Pag nakatatlong ganun ka, perpetual na revocation ka. Ibig sabihin, sobrang pasaway mo na pag ganun. Sabi, hindi ka pa nga nakakakuha ng tunay na lisensya. Pasaway ka na. E di lalo na pag meron. Ano po? Ayan, hindi ka nabibigyan. Yun yung logic. Okay, doon. Perpetual. Walang perpetual help. Pero may forever. Perpetual eh. Forever ka walang license. And a driver who is not able to complete the intervention program within 30 days from his last apprehension. Simula na nahuli ka, 30 days bibilangin doon. Take note nyo yan kung ilang days. Okay, take note. And from his last apprehension, after a notice has been given, shall he have his driver's license suspended until he is able to attend the required course. Bibigyan 30 days, kailangan matinan mo yan. Kung di mo natinan, yung lisensya mo, invalid yan. Magiging invalid. Hindi naman siya talagang forfeit, pero invalid siya. Parang walang lisensya. Yan. So, atinan mo sila kung lumampas ka sa 30 days. Yan. Period of prohibition from non-pro to professional or additional DL code. Kunwari, magpapa-DL code ka or yan, non-pro papuntang pro, gusto mo na magpa-pro, tsaka magpapadagdag ka ng code, gusto mo magdagdag ng track. Kung meron kang demerit points na 1 hanggang 2, hindi ka, pag nag-apply ka ngayon, after 3 months pa. Hindi pwede agad kasi may demerits ka. 3 and 4, 6 months. And 5 or more, 1 year. Gusto mo na mag-track, kailangan mo ng trabaho, kailangan ng deal code track. Pag naka-5, next year ka pa magkakatrabaho. Okay. So kaya kailangan baitan po natin sa pagmamaneho. Malinaw po doon, malinaw. 1, 2, 3 months, 3, 4, 6 months, 5 and more, 1 year. Use of driver's license and identification card amended by BP 398. Every license issued under the provision of this act to any driver shall entitle the holder thereof. While the same is valid and effective to operate motor vehicles described as such in such license, professional DL holder must secure identification card from LTO. Pag binigay na sa yan, gagana na yan ngayon din. Binigyan ka ng non-pro ngayon, yes, pwede na ako mag-drive ngayon ora mismo. Pupunta ako ng Baguio. Pwede yan. Effective agad yan pag binigay sa'yo. At i-secure po natin yan. And any driver who changes his address shall within 15 days notify the commissioner in writing of his new address, name and address of his new employer, the number of motor vehicle he is employed to operate, and such other information as the commissioner may require. 15, ilang pong araw pag magpapalit ka ng address, kailangan may palugit ka sa LTO? 15 days. Okay? Baka makasama sa exam yan. Para may nakita ko siya 15 dun eh. Hindi ko alam kung alin dun. Alright? And any license, sa renewal naman po ng license, any license not renewed on or before the last working day prior to the expired date shall become delinquent and invalid, except when the license is surrendered to the director or his deputies on or before the last working day prior to the expired date of such license as herein above specified in order to avoid payment of the delinquency fees. Naintindihan niyo po ba? Yan. Kapag daw po hindi mo siya na-renew, kunwari ngayon ang expiration yan, kailangan ma-renew mo yan ngayon. Kapag hindi mo na-renew on or before, after, before pala,
ako niyan, ako na yan, delinquent and invalid na yan. Napabayaan tsaka wala na siyang gana. Okay, hindi na siya effective. Sa kabilang ka na sobrang lisensya pag na-expired po yan. Parang ganun yung dating. Okay, kaya kung wala pa tayong budget, okay, kung wala pang budget, ibigay na natin sa LTO, surrender natin. Parang hindi tayo mag-penalty sa, kasi may penalty yan pag ano yun, napabayaan, or may penalty, di ba, pag na-expire ka, ganun naman. Yun. Buti nga ngayon, 5 years, 10 years, 10 years na. Yung lisensya namin dati, pag birthday mo, parang hindi mo birthday. Magre-renew ka taon-taon, sa birthday mo yan, sa birthday mo. O ngayon, at least, mararamdaman mo yung birthday mo ng 4 na taon. So, sa next year, renew ka. O yan. Pwede ka naman mag-renew bago ka mag-birthday. Yan. Babudgetan mo nga lang. Okay? So, kaya-kaya mo yun kung masipag ka. Yan, and without prejudice, walang halang panghusga. Yan, meron tayong authority to suspend, revoke, and reinstate driver's license sa Section 27 ng ating batas. Walang halang panghusga without prejudice to the authority of the court in appropriate cases, and except as herein otherwise provided, the director shall have exclusive power and authority to suspend or revoke for cause any driver's license issued under the provision of this act. Okay. Ang director po, meron po yung karapatan para i-revoke at suspended ang ating lisensya. Hindi ka pwedeng umangal, okay? Driver's ban sa BP 939, Batas Pilipinas 398, at kasama din sa Section 29, confiscation ng driver's license. Sabi po doon, only LTO deputized traffic enforcers are allowed to confiscate driver's license. So, hindi ko naman nasasabihin ko sino yung mga LTO deputized, okay? Pakinggan yan sa susunod. Nakabanata. Okay. Noong nakaraan, sinabi ko na eh. Baka kasi malimutan ko. So may topic tayo dyan. Okay? Sino ba yung pwede kumuha ng license natin? Deputized ng LTO. Yung traffic enforcer po ba pwede maging deputized? Yan. Pwede rin. Malalaman natin mamaya na pwede. Lalo na LTO, deputized talaga. Police, pwede kaya? HPG, pwede yan. Yan. So, kunwari may nabangga ka niya. Pwede mo ba kunin lisensya niya? Deputized. Pero lang deputized siya. Binangga mo siya deputized. Yan. Yan. Ganun yun ha. Kailangan ako ka lang ng ID. Kahit anong ID naman eh. Hindi natin pwede ipamigay. No? Kung ka na lang. Kung depende sa purpose ng paggamit. Kung nag-apply ka, akin ng ID, pwede ibigay. Yan. Because valid ID po yan. So, ingatan natin yan. Student driver's permit. Ito yung student driver's permit. It is an authority embodied in a form prescribed by the LTO to a person who desires to learn, gusto matuto, to operate motor vehicle when accompanied by a duly accredited licensed driver with DL code possessing the type of the vehicle being learned. Anong ibig sabihin? Nakapanghingi na ako naman ganun isang araw, no? Wala nagbigay sa akin. Ikaw, sir, pwede mabigyan mangga ngayon. Ipapasa kita. Ngayon mismo. 10 seconds. 1, 2. Pwede mabigyan? Hindi. Ganun po yung ibig sabihin po nun. Okay, kapag student driver ka, kailangan may magtuturo sa'yo. At ang magtuturo sa'yo, merong code nung tinuturo sa'yo. Kunwari, tinuruan ka niya ng motorsiklo, kailangan meron siyang A. Okay, kung bilang yung license niya, tinuruan ka niya ng motor, kahit marunong siya, nahuli kayo, nakasabit ka, titingnan, student, sige, okay lang yan. Sige, konting violation na yan. Nasaan yung kasama mo? Dapat may kasama ka. Meron po. Very good. May kasama ka. Non-pro. Patingin na po ng lisensya. Naka, ba't ka sir nagtuturo ng motor? Eh, 4 wheels lang yung license mo. Ganun po yon. Kailangan meron ka nung code na itinuturo mo. Okay? Paano ka magbibigay kung wala ka nun? Parang ganun, di ba? Hindi, syempre makangamote ka rin doon kasi wala ka nun. Hindi mo na expertise. Yan. Kaya pagkukuha ng code, damihan nyo na hanggat kaya nyo. Isang bayaran lang yan. At kasi pag nagdagdag ka nga, next year ulit. Ang student's permit po, 16 years of age, pwede na. Okay? Sa mga foreigner naman, 18 years old dapat. Unable to read and write English, Filipino, and any major dialect. Pwede ba yung mga Korean?
na hanggulang gamit? Hindi pwede. Kailangan English, Tagalog, Bisaya, o namang major dialect ng Pilipinas. Yan po. So kung hindi kayo magkakaintindihan, hindi ka nila maintindihan, hindi ka nila bibigyan. Okay? Kasi paano natin makuhan? Paano natin mababasa? Danger, bangin ahead. No. Kung di mo mabasa yon, di ba? So, may nagtanong sa akin yan, classmate, yung tito ko, ang tagal na nagdadrive, ang galing-galing. Sabi, oh, anong problema? No read, no write. Baka pwede mong tulungan. Sabi ko, nako, wala akong magagawa dyan. Okay, hindi yan pwede parang botohan. Di ba yung botohan yung matatanda, hindi marunong makapagbasa sulat? May katabi ang bata na taga-turo. Hindi pwedeng ganun, di ba? Tito, tito, danger, danger. Bakit ano? Ah, ikaw. May bangin daw. Ay, bago niya masabi, nasa bangin na kayo. Hindi pwedeng may katabi pag nagdadrive. Yung tuturuan ka, hindi pwede. May tagabasa, hindi pwede. Okay, kailangan may read and write. Physically and mentally fit. Okay? Lalo na kung four wheels, pwede ka ba mag-drive ng isa lang yung kamay? Diba? Pwede, cambio. Parang, di ba? Kailangan physically fit. Okay? Parang gano'n. And mentally. Mandatory 15 hours driving education. Ito pong TDC, 15 hours. From LTO accredited driving school before taking the written examination. Wala nang, pag kuha ka na yung student, wala nang exam sa LTO. Dito na po yan. Yan. Kasi masyadong mataas yung passing rate natin dito, 80. Doon po, pag nag non-pro ka, mga kalahati na lang. Kaya sigurado ako, kaya-kaya mo yun, i-perfect. Yan. Kasi kalahati na lang dun eh. Yan. And expired S, yan, valid na, valid for a period of 1 year. Isang taon yung ating student license. Valid yan. At kapag naman expired yan, not more than 1 year, pwede nating, pwede tayo mag-apply ng non-pro. Isang taon lang ha, huwag kayong lalampas sa isang taon. Mas pass TDC exam na may passing rate ng 80%, pwede tayo mag-renew upon payment of renewal fee. Kung gusto mo pa mag-practice ng 2 taon, mag-renew ka ng student permit mo. Ready po yan. Okay? No need na theoretical examination pag nagre-renew po. So ito po yung unang taon ng ating student permit. Learn to drive. Siyempre, unang taon mo mag-drive ka. First month mo, pwede mo i-apply ng non-pro. Go! Unang year na expired, no? 366 days. Yan. Pwede ka mag-apply ng driver's license. Pero wala ka ng driving lesson. Expired na. Bawal ka na mag-aral. Okay, expired na eh. I-apply mo na lang ng non-pro. At after naman ng year na expiration, pang-pan na to, first year, say, pang-third year na lang yung non-pro, pinaabot mo pa, lampas ng 1 year na expired, kailangan mo na mag-renew at meron ka ulit na exam. Mag-exam ka ulit. Siyempre, babayad ka na naman, di ba? Yan. Year 3 or more delinquent, special permit. Student permit, sorry. Yan. So, ito po yung sinabi ko kanina. Conductor's license, sa mga exceeding registered capacity, issuance of conductor's license, validity and fee. Okay, ang conductor's license po, it is an authority and body in a form prescribed by the LTO to a person to assist the driver ng public utility vehicle to collect fares and or ensure the safety of the passengers and our cargo while the said vehicle is in operation. Kailangan po yan ay ilang taon? 18, baka kasama sa exam yan. Yung professional, maraming kanya sa kanina, maraming kasama sa exam doon. Kung ilang taon, kung anong dinadrive nila. Sinabi ko na. Yan. Kailangan daw 18, physically and mentally fit. Baka hindi niya abot yung hawakan ng... di ba yung bus, tumatakbo yan kahit ka, nakatayo ka. Yan. Kailangan malakas. Pag may nahinahang kumapit, nako. Kung saan ka mapunta, pwede sa unahan, pwede sa likod. Hindi ka magpagulong-gulong ka. Okay, sunod naman, wala nakakawang sakit. Ma'am, saan po kayo bababa? Gagalag-galag, ha? Wala pa, yan. Siyempre, dadating ang time, mauuso na yung walang face mask. Okay? Siyempre, wala nang COVID. Okay? So, sa panahon ngayon, double ingat. Kailangan walang contagious disease. Kailangan nakakabasa, nakakasulat. Makapasa ng online examination, new and delinquent. Walang unsettled traffic violation kapag kukuha ka ng conductor's license.
Kailangan mo rin umattend ng at makapasa sa road safety seminar, no, para pag conductor ka nga, marunong ka rin sa safety. Okay? Sa first aid, anong gagawin pag nasiraan, pag may aksidente. Yan. And walang pending criminal cases. May nami ay conductor pala, may initinulo, no? As galing pala sa preso. Mahilig siyang umano. Diba? Delikado po yan. Kaya kailangan walang pending criminal cases. Alright, exceeding registered capacity, issuance of conductor's license validity and fee. So section 32. No person operating any motor vehicle shall allow more passengers or more freight on cargo on his vehicle than is registered carrying capacity. In short, overload ka. Sa may bigat kasi yung sasakyan. Saka kung ilan yung allowable na tao na pwedeng ipasok. Ang bigat. And no person operating any motor vehicle shall allow any passengers to ride on the cover top of such vehicle. Alam niyo sa probinsya yung punuan? Saan nakasakay yung babusero? Sa bubong. Bawal po yun. Okay? Pati kambing kasama. And no driver shall allow any person on the running board, step board. Pag sumakay ka, step board yun. Umakyat ka sa jeep, o naman yung ayapakan, step board. In short, sabit. Bawal lang sabit. Di ba po? Gusto niya may sabit? Bawal lang sabit. Alright, and sa step board, mud guard or of his motor vehicle for any purpose while the vehicle is in motion. Yan. Kapag nakatigil at patay makina, pwede kayo sumabit, pwede kayo sa bubong. Pag umaandar na, bawal na. Okay? Law enforcement and ticketing system. Ang law enforcement, katulad ng law enforcers, put order on the road and enforce land transportation laws, rules, and regulations. Okay. Sila yung mga tao na responsible, mga law enforcer, to enforce the, ano pa, yung mga batas, law, rules, and regulation. Yan. Pag nalimutan ko sabihin kung sino yung LTO deputize, paalala niyo sa akin na bago matapos to. To carry out, yan, pag walang law enforcement, magulo. Kahit may traffic light yan, lalampas yan, lalo pag gabi. Yan. Put order on the road. Yan, sila yon. To carry out effective a rule of conduct or action prescribed by a controlling authority and formally recognized as binding by the people in a given territory. Yan, para maging to carry out effective, maging effective yung mga batas at rules. Yan, of conduct or action prescribed by controlling authority. Sunod naman, types of enforcement. May tatlong uri yung pagpapatupad, okay? Una, persuasive. Ano pa mga pagpapatupad ang nakakahikayat? Yung natutuwa kayo. Nung merong isang lugar na naglagay sila ng one lang yun ah. Hindi naman siya probinsya, pero summer in Manila siguro. Hindi ko alam kung Rizal. Naglagay sila ng motorcycle lane, bike lane. So, kahit malog yung daan, handon sila. Tapos naputol yung lane na yon, nawala na. Yung motor hindi umaalis din sa pwestong yun. Yung bike hindi umaalis. So, nakuhan sila, parang na-encourage sila yung disiplina nila. Na practice na nila doon pa lang. So maganda kwan, 'di ba? Sana ganoon sa buong Pilipinas kasi dito sa highway, no, yung mga bike nasa gitna pa ng highway. Talagang kwan, akala mo nakikipagmabilisan din. Pag nasagip mo naman iiyak, 'di ba? Uy, bayaran mo, 'di ba? So walang masyadong ganun. So nakakakonyo, nakaka-persuade yung mga ganung batas na nakakatuwa, no? Parang ikaw din may ganyan. So napapractice yung discipline. May mga ganun pagpapatupad. Meron din naman preventive. No, kunwari mga enforcer, hindi naman. Police halos yung nangaharang, di ba? Kasi COVID, di ba? Ba't nagkakaroon lockdown? To prevent. So may mga ganyan pagpapatupad, di ba? So asahan niya from time to time habang hindi pa na-neutralize isang virus sa ating bansa. Ayan. And meron ding punitive. May mga pagpapatupad po na nakakagulo. Ayan. Ano ba yan? Hindi ko pa naranasan kaya hindi ko siya masyado ikwento. May meron po bang mga baka may experience na kayo o yung mga kasama nyo na pinatupad yun, nakagulo. Meron ba?
and experiences na na-encounter? O sabihin natin na, sige, scam yung ibang enforcer, nagpapatupad sila ng an, di ba? Nakakagulo. Siyempre, maisaan ka, di ba? Yung pagpasok mo, walang one way. Ang one way pala, nandun sa loob, eh nakapasok ka na. Ang gulo nun, di ba? Nakakagulo. Ganun po. And meron tayong ticketing system. Pag-alala nyo mabuti to, kasi pag nahuli kayo, kailangan kilala nyo to. Temporary Operator's Permit, TOP, issued by LTO deputized enforcers for traffic and administrative non-moving violation, which serve as, ano yung mga non-moving violation? Patulad ng non-moving, nakapark, non-moving, tama? Oh, kung ka po, illegal parking, non-moving violation. Ano pang gagawin po niyan? Receipt for driver's license confiscated. Bibigyan ka na ang resibo. Ticket. Notice to summon. Kung kailan mo, yun yung araw na ipapatawag ka or yung schedule mo. Sunod, temporary driver's license for 72 hours. Ibig sabihin, kinuha yung lisensya mo. So, paano ka uuwi? Wala ka ng lisensya. Baka mahuli ka sa susunod na kanto. No, eh, masyado silang matinik ngayon at magpapasko. Talagang huhulihin nila lahat ng lalampas doon sa kanto. So, meron kang temporary driver's license ng ilang araw po yung 72 hours? 3 days. Yan. So, sa pang 4th day, invalid na siya. Okay? So, kailangan makuha mo yung lisensya mo within 3 days. Okay? So now we have traffic violation receipts or receipt TVR issued ng MMDA deputized enforcers for traffic violation committed within Metro Manila. So now meron tayong uniform ordinance violation receipt issued by LGU under the single ticketing system. Yan. And we have traffic citation ticket issued ng LGU under Section 5. Meron po diyang note. Note, no confiscation of driver's license under joint memorandum circular number. Ano po yung ibig sabihin ng note? None? Ano pong ibig sabihin nun? Non-confiscation. Hindi nila kukunin ang iyong lisensya. Kaya pag inisyuan ka niyan, kinuha yung lisensya mo, pero may reklamo. Okay? Kasi non-confiscation yan. Di ba bawal kunin basta-basta yung license? Kung deputized, pwede. Eh, non-confiscation nga po yung traffic citation ticket. Okay? Malinaw po. Yan ang kaisa-isang ticket na hindi dapat kunin yung license. Ito po yung uli po ng mga ticket. TOP, traffic violation receipt, traffic citation ticket, color blue. And ordinance violation sa mga kanyan, sa mga bayan. Okay? Ito may mga related relationship with other agencies. Yung kanina. Ano po to? Yung pinaka-last. DPWH po yan. Okay? Ang DOTR, siyempre sila yung primarily policy, planning, programming, coordinating, implementing, regulating. Sila yung nagpaplano sa daan. Okay? Ano mas maganda? Yan. Administrative entity and executive branch ng government. Yan. And meron tayong LTFRB, Certificate of Public Convenience. Yan. Franchising a public utility motor vehicle, including enforcement of the public service law. PNPHPG sila enforcement. Mga pulis yan, di ba? MMDA LGUs responsible sa traffic direction and control sa Metro Manila and its localities. And DPWH sila yung responsibilities responsible for road engineering infrastructure as well as yung construction, maintenance, and repairs of roads including installation of traffic signs and signals and pavement marking. Sila yung nagpipix ng daan. Sila yung naglalagay ng mga signage, traffic signs, stoplight, ng mga yan, sila din yung nagtatayo ng infrastructure, tulay, mga ganan. DPW, sila yung nagtatapal ng aspalto na nasisira. Sila yung nagsasamento ng daan. Sila po yan. Alright, any question? Okay, ito po yung
Paano na natin malalaman kung LTO deputized yung enforcer or police? Dapat meron silang paniket. Yun lang po yan. Pag walang paniket, never give your license. Baka nagpapanggap. Okay? So, kailangan meron silang paniket. At kung bigla na lang silang pumesto sa lugar na yon, dapat meron silang mission order. Kasi pinagplanuan nila yan. Huwag niya ng kanyan. Mission order. So, yun po. Unang-una, meron sila dapat paniket. Alright? And end of slide 1.